Hi! Ayun. Mag-thank you muna ako sa sponsor ng pamukbang. Diba? Lang. Gusto kanina pa to. Thank you sa, ano, sa Beru Persian Cuisine. Thank you! Beru's, ay hindi ko alam kung paano barbasahin, hindi ako matalino. Beru's, Beru o Beru's Persian Cuisine. Thank you! Ayun. Sarap. My favorite. Maliban sa Korean, Persian talaga. Sarap. Persian food. O, diba? May mga pangalan. O. Ano to? Basmati. Basmati rice. Wow. Kahit ubusin mo pa to, hindi ka tataba dito. Tapos, ITO. ITO. Hindi ko alam ito. Asia. Asia Pacific. Asia. Asia daw. Kasi hindi ka maliligaw kasi may mga pangalan talaga siya. Asia parang ano siya? Parang shawarma. Ang dami. Mukbang talaga to. O, basmati rice naman. Dalawang rice. Sure. Ito naman. Ay, beef kebab. O, diba? Beef kebab. Bubuksan ko to lahat namin. I-ano ko muna to kasi may mga pangalan. Ito naman, barbecue. Ay! O, diba? Barbecue. So, ubusin ko daw lahat to. So, ito naman yung mga sauce. Siyempre, favorite natin yung mga sauce nila. Hot. I'm hot. Kaya, gusto ko hot. Ay, ano? Garlic sauce. And then, hot sauce. May garlic sauce na naman. Panalo na naman ito. Sira ang diet, pero okay lang. Minsan lang naman, diba? Ang sarap kaya mag-mukbang pag masarap ang food. Oh my God, sa ano to? Sa shawarma. Ito pa. Ay! Ano to? Basta lahat masarap. O siya, magsimula na ako. So, syempre, unahin ko muna yung sauce. So, magkakamay ako. At wala akong pake. Oh my God. Wait lang ah. Wait lang. Wait lang. Dito ko ilalagay ang sauce. Kasi walang pakialamanan, diba? Ito another sauce din to. Thank you, Beru's. Beru's, Beru's ata yan kasi may Z. May Z sa dulo, Beru's. Dito ko sa, ano, sa rice. So, ilalagay ko siya diretso. So, wala daw, wala ang ano. Wala tong ano ha, wala tong kutsara-kutsara. Sarap ang kamay. Ay, ano to? Ito pala yung ITO. Ano, sibuyas. Sibuyas pala. Sibuyas. Ito, beef kebab. Ay, ang sarap. O, diba? Ang sarap niya. Ito, barbecue. Wow, chicken. Chicken breast. So, magsimula na tayo. Pero, bago tayo magano, syempre kailangan may topic tayo, diba? Dami nito. So, may topic tayo. Magtitimpla muna ako ng sauce. Tabi ka muna dyan. Ito. Ang sibuyas, ito. Wow. So, mag-topic muna tayo. Alam niyo ba, yung mga nandito ngayon sa social media, syempre, nagtitrending na naman si, ano, yung naglalabasa na naman yung mga matatalinong Pinoy, di ba? About doon sa ano, Christine Dasera case. So, may mga kwento na naman siya,
Siyempre, mga Pilipino, opinionada, di ba? Opinion dito, opinion doon. So, yung iba naman, hindi nag-iisip. Yung ano kasi, yung case kasi, kay Christine, huwag yung lahatin, huwag yung i-general. Ay! Hello, huwag yung i-general. Kasi, case by case yan. Hindi naman lahat ng magkababarkada o magkakaibigan, pare-pareho ang sasapitin nila sa mga barkada nila. Kasi, maglalabasan naman sa social media na sana daw doon na lang siya sa pamilya niya nag New Year, tapos dapat mas mahalaga yung pamilya kaysa ganito, ganun. Huwag natin ikumpara yung case ni sa magbabarkada sa pamilya, magkaibang level yun, 'di ba? Ang pamilya is family, kahit anong gagawin natin, hindi na mawawala yun. Yan ang mga bagay na hindi natin mapipili, 'di ba? Hindi tayo makapili ng magulang, pero pwede tayong pumili ng mga kaibigan niyo. Pwede kayong pumili ng magiging jowa niyo. Choice niyo 'yan eh, 'di ba? Yan ang mga may binigyan tayo ng freedom para mamili tayo ng tao kung sinong gusto nating makasama sa buhay o mga kaibigan, mga circle of friends. Oo. So may kasabihan tayo na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi kung pinili mong kaibigan na ganyan, kung anong klaseng kaibigan ang pinili mo, malamang ganun ka rin, 'di ba? Kung pareho kayo ng trip eh. Trip yan eh. Kung komportable ka sa mga kaibigan mo na yan, so pareho kayo ng trip, 'di ba? So wala namang no man is an island, 'di ba? Hindi tayo pwedeng mag-isa. Kailangan talaga natin ng kaibigan sa buhay natin. Oo. Ganun 'yun, maliban sa magulang natin, syempre mag-explore tayo, lalabas tayo, 'di ba? So we need friends. Hindi pwedeng pamilya lang talaga, 'di ba? Kailangan din natin mag-grow. So kailangan nating makipag-mingle sa ibang tao din kung saan kayo nag-fit. Oh, yung kay Christine, hindi naman ibig sabihin na pahamak ang mga kaibigan, hindi ah. Ako na try ko 'yan, na-proving ko na 'yung mga kaibigan ko na maaasahan talaga. Depende na 'yon sa pagpili niyo ng kaibigan. Oo. Choice niyo 'yon. Oo. So komportable siya sa mga kaibigan niya. Kasi same sila, same feathers, 'di ba? Flock together nga, 'di ba? Ganun 'yon. Inuna ko 'yung kamatis, sarap. Hindi ko yun. May maglalabasan kasi sa social media na pahamak ang mga kaibigan. Choice nila yun eh. Desisyon nila yun. Matatanda na yung mga yun. May kanya-kanya na silang karir. Diba? So, yung nangyari sa kanya, iniimbestigahan pa. Kaya nga may kaso. Hindi ibig sabihin na may pumatay or may foul play or whatever. Hindi natin alam. Sila lang nakakaalam nun eh. So, kailangan iniimbestigahan para malaman natin kung anong dahilan. Kasi normal reaction lang din yun sa mother na ikaw ba naman mamatayan, di ba? Hahanapin mo talaga yung anak mo. Hindi naman yan na aso nga, di ba? Hinahanap mo nga pag hindi pa makauwi, di ba? E yan pa. Di hinahanap talaga ng nanay kung nasaan napunta yung anak nila. Eh ang alam ng nanay na kasama sa mga barkada, oh, di ba? Yun. Oh. Hindi makokontento yung nanay dahil wala namang sakit ng anak niya. Biglang namatay lang, may nangyari. Explain niyo kung ano nangyari, di ba? Di makapagtulungan kayo sa mga kapulisan para ma-solve agad yung kaso. Kasi, ang tawag ng suspect eh. Unang-una hanapin talaga kung may mangyari sa'yo. Kung ikaw lang mag-isa, di ba kinakalkal ang cellphone? Sinong last mo na nakausap? Tinawagan. Sinong last mo na ka-text? Di ba? Kinakalkal yan. Kasi imbestigahan talaga yan. Normal talaga yan. Proseso yan.
Kung namatay ka sa loob ng bahay, di ba unang-unang suspect pamilya? Namatay yung asawa, unang suspect asawa din, di ba? Kasi kung sino yung huling nakasama, suspect lang yun. Hindi ibig sabihin na, ano na, may sala ka na. Ang mga tao kasi kung parang tingin pag suspect, convicted na, di ba? Suspect lang nga, di ba? Suspect dahil nataon na sila magkasama that time. Sila yung last na magkasama, sila yung ganun yun. Oo. Hindi, huwag kayong lahat ignorante, di ba? Ang nakakaalam nun sila, kaso lang wala na yung ano, namatay na. So sino magdedepensa sa sarili niya kasi patay na? So silang lahat doon na nakasama na 11 sila. Oh. Sila yung words nila yon against doon sa namatay, against sa ebidensya na hindi na yung kasi wala nang tumatayo na akusado o yung suspect, sila yung grupo na yon, suspect sila. Ang words nila, kung ano man yung saraysay nila, against doon sa mga ebidensya, ganun yun. Eh kung may mapatunayan na may foul play, doon na yun, maano, doon na kayo mag-judge, di ba? Hindi ibig sabihin mga kaibigan, pahamak, hindi yun. Depende lang yun sa sitwasyon, case by case nga. Di ba, hindi lahat na magkakaibigan, ganun. May mga kaibigan na handa kang ipaglaban. May mga kaibigan na handang mamatay para sa'yo. Ganun yun. Hindi lahat ng kaso, ganun, pare-pareho. Magkaiba ang grupo, magkaiba ang tao. Kaya, matake na naman yung mga judgmental ng Pinoy. So, di ba? Ang sarap na. Habang kumakain ako, yung pinagpag-usapan natin yung patay. Tap. Masarap talaga ang kibab magkakamay. Di ba sa Middle East, ano siya? Nagkakamay mga tao dun. Mga Arabo, di ba? Yung ano nila, yung tinapa, yung pita nila. Kinakamay nila. Tapos minsan, yung laking ano pa yun, yung laking plato. Tapos sila lahat kumain. So mayroon na silang ano. Tayo dito, kung mayroon tayo tinatawag na budo. Budul-budul ba yung tawag yun? Budul-budul ba? Budul fight. Yung sa dahon ng saging. Sa kanila naman, malaking plato talaga. Tapos paikot sila. Tapos nakaupo sila sa sahig. Sarap mo. Sarap. Yung sausawan ko. Lumalang mo eh. Atay. Ang sarap. Yung basmati rice kasi. Low sugar siya. Right? Kahit maparami ka ng sa, ano, rice. Walang sugar yung basmati rice. Kaya, mabusog ka naman sa Persian food, magaang pa rin yung pakiramdam mo kasi magaang lang yung ano nila, rice. Hindi ko gaya sa atin, so delikado. Diabetic ang labas mo. Stress ka ng rice. Medyo mahal yung basmati, pero at least maano ka naman. Hindi ka naman mamong problema. Kasi sobrang gaang lang siya.
Sarap. Kuya Eric, thank you. Tamang-tama. Okay. Hindi pa ako kumain sa buong araw ko. Galing ako ABS. Nag-taping kami dun. So, alam nga nyo na yung oras. Na-excite ako kasi pag-uwi ko, siyempre, diba? Banatan ko ito. Mm-hmm. So, balik tayo doon sa ano. Lumalabas ipong ko. Dahil maanghang gusto ko eh. Balik tayo doon sa case ni Christina. Sana. Sana mabigyan ng ano, mabigyan agad ng justice, diba? Kasi yun lang naman eh, di na natin maibalik yung buhay. Justice na lang para sa pamilya. Kasi baka siya, kay Christine, hindi rin siya mananahimik. Kasi hindi siya nakapagpaalaman lang, di ba? Yung kaluluwa niya, para matahimik din pag mabigyan siya ng justice, di ba? Tapos, kayo mga tao naman dyan sa social media, huwag yun naman i-judge agad-agad ng mga kaibigan kasi hindi pa naman tapos ang laban, di ba? Humihingi pa lang naman ng justisya ang magulang. Hindi naman ibig sabihin na ano na, sila na yung pumatay, di ba? Hindi naman, mga mukhang naman hindi mga masasamang taong mga yun. May mga profession naman yung mga yun, mga nagtatrabaho naman na matino yung mga yun. Iba, hindi naman yung mga tambay lang. May mga ano lang talaga tayo, may mga di natin alam, 'di ba, naglalabasa na na-overdose or sobrang kalasingan or may drugs or whatever. O 'di ba? Puro lang tayo chismis, 'di ba? Puro lang Hershey, puro lang chocolate, Hershey. 'Di ba? Dapat facts. Kung ano yung totoo, yun ang doon tayo bumabase bago natin i-bash yung mga tao. Tsaka wag yung ano yung iniisip niyo masama magkipagkaibigan. Depende yun sa environment. Piliin niyo kasi yung kaibigan na sa tingin niyo makakabuti sa pagkatao mo, makakabuti sa future mo, aasenso ka. Yun ang piliin nyo, na hindi yung mga tambay, yung mga adik, yung may mga bisyo. Huwag yun ang ano yun. Kasi kung ano yung bisyo ng mga kaibigan na yun, ganun ka rin. Kasi, ano nga eh, same feather nga, di ba? Alangan, maiiwan ka sa grupo. Siyempre, kung saan ang grupo, kasama ka, di kasalanan ng isa, kasalanan niyo na lahat. Kasi grupo kayo, 'di ba? Kung gagawa kayo ng kalukuhan, pare-pareho, sabay-sabay kayo makukulong. Dapat pipili din kayo ng mga kaibigan nung nakakaangat sa pagkatao mo, 'di ba? Nakakaasenso, ganun. Ganun ang pagpili ng tao kasi mayroon tayong laya eh, binigyan tayo ng freedom to choose kung sinong taong piliin natin, kung saan tayo pupwede, ganun. Malay mo, kung ikaw yung ma-influensyahan nila, yung pipili ka ng mga matitinong kaibigan, ikaw yung mahahatak nila pataas, 'di ba? Malay mo. So kung ikaw medyo mahina ka, tapos pipili ka ng mga tao sa paligid mo na mataas ang guts, 'di ba? Malakas ang loob, ganito, business-minded, di magiging business-minded ka rin. Kasi mahahawaan ka nila, mahahata ka nila. Eh kung pipili ka rin ng mga pawok, pawok ka rin. O pipili ka rin ng namamakla, namamakla ka rin. Kasi pareho nga kayo ng gawain, di ba? Saan pa ba kayo magkaintindihan? Kaya nga barkada, kaya nga friends. Kasi pareho kayo ng interest. Kasi nagsishare kayo ng interest, nagsishare kayo ng sikreto.
nagkapalagayan kayo ng loob na komportable ka sa kanila kung kasama mo sila. So pareho kayo ng interest, pareho kayo ng gusto sa buhay. Doon yung friends. Tapos pag may problema na sobrang mabigat na, takbo na sa pamilya. Yun lang naman yung hindi natin mapapalitan ang pamilya natin. Ang kaibigan na papalitan natin, ang mga partner nyo sa buhay na papalitan din yan. Diba? Kasi choice nyo yan. Pero yung pamilya nyo, yan ang hindi natin mapapalitan. Pero importante pa rin na may mga kaibigan ka kasi ang lungkot-lungkot naman ng buhay mo na wala kang mga kaibigan. Para ang sama-sama mo naman tao, diba? Kung wala kang kaibigan. O like ito, may mga kaibigan ka, o magpapadala sa'yo ng ano, magmumukbang daw ako, o mukbangin ko talaga to. Dalawang rice pa pinagdala. Ang mayaman. Kahit pang mayaman siya, pwede siyang kamayin. Kasi, walang challenge eh pag kinukutsara mo siya. Nabasipon ko. Sana, yung mga bagay-bagay na nangyari sa atin, may mga lessons yun eh. May matutunan kayo sa buhay. Kasi, everything happens for a reason. May reason talaga si Lord bakit niya ginawa to, bakit nangyari to. Iba, nasubrahan sa freedom. Lahat ng sobra talaga. Dapat sakto lang. Pero, di ba kung tingin nyo naman masama yung kaibigan nyo, may tinatawag na ghosting, di ba? Ginoghost nyo yung tao. Ibig sabihin, hindi mo siya gusto. So, hindi pa rin nakakasalanan ng mga kaibigan kasi gusto mo pa rin sumama sa kanila eh. Pwede mo namang i-ghosting yun, di ba? Yung sabi lang, nakakatulong pa rin yung mga kaibigan mo sa'yo. Dahil makakaibigan, pag malungkot ka, may mga bagay-bagay sila na nakakatulong sa'yo, i-comfort ka, di ba? Bigyan ka ng support. Minsan kasi yung mga ibang tao hindi kasi open sa mga pamilya nila. Lalo na personal na problema nila. Hindi nila sinishare sa pamilya nila. Doon nila sinishare sa mga kaibigan nila. So may mga kalukuhan tayo sa buhay. Hindi naman pwede yung sama mo yung nanay, tatay mo, di ba? Maglukalukahan kayo sa kalsada, di ba? Yung mga bagay-bagay na may mga hindi magagawa yung parents na magagawa ng kaibigan. Lalo na, broken-hearted ka. Saan ka pa ba tatakbo? Diba? Mga kaibigan mo. Yung parents natin, ano ba, stereotype yan eh, yung mga parents natin. Paulit-ulit lang yung sinasabi. Piliin mo yung, ano, piliin mo yung mabait, piliin mo yung ganito. Hindi mo malalaman kung, diba, kung hindi kayo magkasama, hindi mo malalaman yung totoo. Ugali ng tao. Parto sinasabi, pumili na may trabaho, para paulit-ulit na sinasabi ng parents natin, 'di ba? Dapat may trabaho kasi syempre naman, 'di ba? May sino bang parents na papayag na walang makain yung anak nila, 'di ba? Kung mamamatay kayo sa gutom pare kayo lang trabaho, dapat may trabaho yung isa. Tapos hindi na nga yan uso ngayon, 'di ba? Ang uso ngayon, dalawa na nagtatrabaho kasi kung isa lang magtatrabaho, ang bagal niyo umasenso. Dapat ano kayo, tulungan.
So syempre ganun yung mga payo-payo ng mga parents natin, 'di ba? Na ano, parating na lang mali, mali, mali. Kasi gusto nila ano, kung ano yung experience nila noon. Iba na nga panahon ngayon eh. Millennials. So ang makakaintindi sa iyo, barkada lang talaga about diyan, paano ka mag-move on, sasamahan ka nila. Siyempre, hindi naman mawawala yung alak. Siyempre, kung may alak, di ba? Marami magganap. So, kung sumobra sa alak, dagdagan mo pa ng droga, at talagang marami magganap doon. Siyempre, iyak mo parents. Yun lang. Takpo ka rin sa parents. Parents, yun lang. Stereotype. But ulit. Dapat ganito, dapat ganun. Yan ang difference sa pag may problema ka na barkada at saka pamilya kasi magkaiba silang level of love, di ba? Mahal mo sila pareho pero magkaiba sila. Magkaiba sila ng comfort sa'yo. Siyempre, hindi magkakamali ang pamilya. Parents nga, alam nila kung ano yung para sa'yo. Eh, ikaw pa rin mag-desisyon yun. Kung saan ka masaya. Diba? Anyway, naubos ko na yung isang rice tabi. Ay! Asan ba yung isang rice? Shawarma pala to. Shawarma. Sarap. Original to. Original shawarma. Kasi Persian talaga ang may-ari ng ano, restaurant. Ito pala yung sauce na. Diba? Pasyal kayo dun. Pwede naman delivery. Diba? Manatin siya. Sobra siksik sa laman. Siksik na siksik. Puno-puno ang laman. Puro laman. Niwala ka na ubus ito? Gusto beef kebab, diba? Harap tapos yung chicken niya, tapos wala ba tayo mga ano? Sarap nito uminom ng ano, yung malamig. Kala na amoy ang ano, amoy sibuyas. Sarap ng sauce. Talaga. Thank you. Thank you so much. Beirut, Persian cuisine. Bye everyone.